Alright. Magandang araw po sa inyong lahat and welcome back sa isa na naman nating episode po. Thank you very much for tuning in. Balitang Saudi Arabia tayo, no? Balik tayo doon. Maraming salamat sa mga nanood sa aking mga pakulo sa Facebook Reels, yung mga tumawa sa aking Facebook uploads. Maraming salamat po. Hindi ko kayo makakalimutan. Bago natin pag-usapan itong napakagandang pagbabago sa Saudi Arabia, eh, meron muna akong gustong ibigay sa inyo ng isang video na kung saan ay ipinasa sa akin to ng ating followers, no? According sa kanya, may isang OFW umano ang nag-upload ng isang video na kung saan binalita niya na merong isang OFW sa Saudi Arabia, galing Saudi Arabia, na may connecting flight papuntang Bahrain ang nasawi. Okay, nasawi daw po ito according dun sa video uploader. Okay. Para hindi tayo ma-copyright, no. Hindi ko na lamang po ipapakita yung video, pero paparinig ko sa inyo yung video ni Kabayan. Okay, pakinggan natin anong kapupulutan nating aral sa video na ito. Welcome back. Ano bangkay na nang makauwi sa Pilipinas? Ano nga ba ang nangyari sa kawawang kababayan natin ito? At sino ang dapat na panagutin sa kanyang pagpanaw? Sabay-sabay nating alamin ang buong kwento sa balitang ito. Siya si Jenjen Malaka, 50 taong gulang at kasambahay na OFW sa Riyadh, Saudi Arabia. Pauwi na sana ang kawawang OFW sa Pilipinas noong Enero nitong taon, ayon sa kwento ng kanyang anak na si Jeric. Ngunit sa kasamaang palad, habang naghahantay ito ng kanyang connecting flight sa Bahrain patungong Maynila, ay hindi na ito pinasakay pa sa eroplano. Ayon kay Jeric, tapos na sana ang kontrata ng kanyang ina, Setyembre pa noong nakaraang taon. Ngunit in-extend mo na ito ng kanyang amo hanggang noong Disyembre. Nakailang beses na daw itong nagpaalam sa employer na uuwi na, pero bigo na makauwi ang kawawang OFW. Ang simpleng ubo na iniinda nito ay lalo pang lumala dahil sa bigat ng trabaho ng kasambahay. At isang beses lang umano ito pinatingnan sa doktor at hindi na naulit pa. Nitong nakaraang Enero, nakatakda na sanang umuwi ang kawawang OFW sa Pilipinas. Mula Saudi Arabia ay tumulak ito patungong Bahrain para sa kanyang connecting flight. Ngunit sa kasamang palad ay hindi na ito pinasakay pa sa eroplano pagdating sa bansang Bahrain sa kadahilanang wala di umano itong fit to travel document. Alright, dun sa punto na yon, nakalabas siya ng Saudi Arabia showing symptoms, diba? Showing symptoms. Kung malawak ang ano niyo, imahinasyon niyo, magtataka kayo, bakit sa Saudi Arabia nakalasot to? Okay? For the record po, ang mga Pilipino po, no, sa Saudi Arabia ka, lalabas ka ng Saudi, wapakils na sa iyo ang immigration doon, tol. Wapakils na sa iyo. Wapakils na ang Saudi Arabia kapag palabas ka na. Whether you look like pale, whether you show some symptoms, no? Unless otherwise yung airline mahigpit. Sa Jeddah kasi, doon sa Jeddah, sa yung lumang airport, na sino dito yung taga Jeddah, yung lumang airport, hindi yung bago na may fountain, na may aquarium. Nung time na yon mahirap, mahigpit doon. Okay, mahigpit doon. Pero this time, hindi ko alam bakit pinalabas, di ba? Bakit sa Bahrain pa? Okay, bakit Bahrain? Or siguro, ang sinakyan nito, hindi ko alam kung ang sinakyan ba nito ay international airline. Kasi mayroong mga ano eh, may mga local airline na papuntang Bahrain. Hindi kaya ganun, yung maliliit lang. Kasi kung Gulf airline to, tapos pagdating sa Bahrain, nag-recheck, 'di ba? Dapat naagapan na eh. Dapat naagapan na. Pakinggan natin ulit. Pinapunta na si Mama dito sa Pilipinas January 9. Habang nag-trip po siya ng eroplano ulit pasakay mula Bahrain hanggang Pilipinas, bumagsak na daw po yung katawan niya. Hindi na kami umiyahe. Kaya
dinala po siya sa hospital. September po, doon po ang niya na po sana. Doon po nag-umpisa yung sakit niya. Simpleng ubo lang daw po nung nag-uusap kami. Hanggang sa pinag-extend po siya ng amo po niya. Ng October hanggang December po, lumalayo po eh. Nagsakasakit po siya. Dinala po siya isang beses sa hospital. Tapos po, tumunod na nung dinala po siya, dinala ulit sa hospital kahit po pumilit na po siya. Tsaka gusto niya na po umuwi, ayaw po siya pauwi ng amo niya. Ang simpleng ubo pala na iniinda ni Jenjen Malaka ay tuluyan ang naging malubhang tuberculosis. Boom! Damn! Ito ang problema at realidad na lagi kinaharap ng ating mga dakilang kasambahay. No? Yan ang katotohanan. Walang insurance yan. Diba? Most of them, walang insurance. Sinasabi ko nga sa inyo, di ba? It's about time to increase the salary ng mga kasambahay papuntang Saudi Arabia. No? Para kung sakali man na walang insurance ang mga ito na hindi binibigay ng employer, may natatabi ang mga yan. May pambili sana. Ang problema, wala nang ang insurance. Kung pa i-doctor man ito, sagutin pa ng worker. Kaltas sa sahod. Diba? Pero pinagtataka ko talaga kung doon pa lang sa airport sa Saudi Arabia naging keen observer na ang airline, hindi sana nangyari to. Hindi. Imagine mo, hindi ko na lang ipapakita yung mukha ni kabayan, ano? Mas payat pa siya sa akin. Payat pa sa akin. Yung mukha ni nanay. With the respect of the privacy of the bereaved family, at wala rin naman akong pahintulot na ipakita yung mukha ni kabayan, nakakaawa. TV na siyang nagpabagsak sa kanyang katawan at nagpahina nito. At ang masakit pa dito, bago pa man ito tuluyang pauwiin ang kanyang amo, ay lumalala na pala ang sakit na iniinda nito. Sa salaysay ng anak na si Jeric, agad naman daw dinala ang kanyang ina sa isang hospital sa Bahrain para gamutin. Ngunit tila huli na ang lahat dahil pagkalipas ng ilang araw. You know, sa mga Filipino, what is the lesson that I can share it to you, no? Sa mga Filipino na merong mga sakit or sumakay ng eroplano, eventually you feel something difficulties sa paghinga or nilagnat ka bigla sa eroplano, sa loob ng eroplano, do not hesitate to get the attention of the airline crew, airline staff, stewardess, whatever. No? Do not hesitate. Mga sinasabi ko to sa inyo, mga kababayan ko, do not hesitate. Kasi kahit nandun na kayo, no, nasa eroplano na kayo, no, pwedeng bumalik yun eh. Pwedeng bumalik yung eroplano. Hindi ko sinasabi, mga kababayan, nakawawa naman yung mga may biyahero, pero it's about life and death. Diba? Life and death. Ginagawa yan ng kahit na sinong international airline. Kahit sa Pilipinas, ginagawa yan. Nagla-landing sila if it is emergency na kailangan isugod sa hospital, especially in this kind of situation. Imagine mo, pagdating sa Bahrain from Saudi Arabia, hinanapan na siya ng fit to travel kasi napansin na siguro. Diba? Paano malalaman yan? During boarding, doon siguro to nahuli. Diba, pipila ka na doon, pipila ka na, papasok ka ng aeroplano, hahanapin yung boarding gate mo. Doon na siguro nahuli to. Ay binawian ito ng buhay dahil sa sakit na TV. Balitang mahirap tanggapin para sa mga naulilang anak ni Jenjen. Sa tulong ng gobyerno ng Bicol at OWA, ay natupad din ang pangarap ni kabayang Jenjen Malaka na makauwi sa bansang Pilipinas. Ngunit ang masakit nga lang ay hindi na niya kailanman nararamdaman ang higpit at init ng yakap ng kanyang mga mahal sa buhay. Kabayan, meron ba? May kapabayaan to. Sobra. Malaking kapabayaan ito. Sobrang laki. Nakakalungkot lamang po. Sobra. Nakakalungkot na pwedeng nanangyayari ito sa ating mga kababayan. Hay. Nakikiramay po kami sa ating kababayan. Samantala sa
sa bansang Pilipinas, inulat ng Department of Migrant Workers na 10 ang mga crew ng isang vessel sa Gulf of Aden o Aden ang safe naman sa missile strike. Matapos kumpirmahin din ng DMW na meron tayong 2 kababayan na namatay o nasawi sa pag-atake ng mga Houthi rebels sa Gulf of Aden, no? Nagigiramay rin po tayo sa pamilya ng mga kababayan nating seaman na nasawi sa pag-atake ng mga rebelde. 2 naman ang nasa malubhang kalagayan. Nangako naman ang gobyerno at si Pangulong Marcos na bibigyan nila kaukulang tulong ang mga naulila ng ating kababayan. Samantala, Saudi Arabia, ito ang pinakamaganda na parang late na, no? Para sa akin, late na yata ito, kapatid. Para sa akin, late na, no? Saudi Arabia is reviewing dependent fee ng mga expatriate. Napakalaking bagay o bagay para sa mga expatriate na kagaya ninyo sa Saudi Arabia na may mga asawa at anak, ang pagbabayad ng dependent fee. Malaking burden nito. Inulat sa isang artikulo sa Saudi Arabia na si Minister of Finance Muhammad Al-Jadaan, sinabi niya na ang Saudi Arabia daw ay currently nag-iisip na sa kanilang dependent fee ng mga expatriate na naniniraan sa Saudi Arabia. Ito daw ay dahil sa parte ng kanilang pagbabago o planong pagbabago na magbigay ng bagong talento sa Saudi market. Ayon yan sa isang tanong sa Tamanya Talk Show. It is important to remember that the fee of dependent of an expatriate started in July 2017 ay nagumpisa noong 100 reales lamang po. Kada isang tao yan, ha? Kada isang bata, every month. For the first year, after the increase, nadagdagan ulit at umabot na nga po ng 400 US and 400 Saudi reales hanggang sa taong 2024. Hanggang ngayon, ganyan yan. Ito yung mga reason kung bakit maraming mga expatriate po na gusto mang manatili sa Saudi Arabia ay pinili na lamang po maghanap ng ibang trabaho sa ibang bansa o kaya naman mag-exit na dahil sa sobrang hirap at bigat ng mga dependent fee na binabayaran. Ito, para sa akin, magandang halimbawa, no? Magandang halimbawa na kailangan nila talagang reviewin ito. Kung pwede nilang hatiin yan, no? Ibalik, oh, gawin na lang 200, no? Eh, mas maganda ho. Kaya lang, paano kung merong kang asawa na talagang siksikliglig, gusto taon-taon nanganganak ka. Ay nako. Tapos doon ka sa Saudi Arabia, mahal pang school diyan. Oh, hindi libre ang pag-aaral ng mga expat diyan. 'Di ba? Yung mga international school sa Saudi Arabia ay napakamahal ang tuition fee. Oh, imagine that. Sahod mo is 5,000 reales po. Kahit 5,000 reales hindi pa rin sapat. Kasi hindi mo marerenew. Para sa mga OFW na nanonood po, no? Kung wala pa kayong asawa o anak, o may asawa ka na dyan, tapos nagpaplano kayo na magbuo ng pamilya, masayang pamilya dyan, o pinaplano nyo dyan ng mga anak, ang inyong mga SME, no? Hindi narerenew o hindi marerenew ang ikama ng tatay hanggat hindi nababayaran to. Okay? Hindi marerenew ang ikama ng tatay kasi under ng tatay yung ikama ng mga bata. For example, ito ikama ko. Tapos ito yung ikama ng 2 bata. Okay? Ito yung ikama ng 2 bata ko. Iyan. Hindi marerenew to kung hindi mo babayaran yung tax at hindi marerenew ang ikama ng tatay. Ganun yun. Okay? Samantala, Saudi Arabia pa rin, fine for not canceling exit reentry visa bago ma-expire ito. Kung mag-fail siya na maka-exit sa loob ng Saudi Arabia. Ayon dito, ang holder ng exit reentry visa ay maaaring magmulta ng 1,000 reales. Para sa mga OFW po dyan, na mag-e-exit o magbabakasyon, okay? Walang masama na kumuha kayo ng exit reentry visa 2 weeks before your departure.
Okay? Bago kayo lumabas ng Saudi Arabia, wala namang problema dun. O kaya, 1 week. Mga OFW, ang ginagawa kasi ng mga ng inyong mga employer, kadalasan, no? Kadalasan, 1 week before your flight, nagbibigay. O kaya, 2 days, 3 days, ganun yun. Hindi ako nagbibiro. May ganyan po. So, sabi dito, kapag ikaw ay na-expiran ng exit re-entry visa bago ka lumabas ng Saudi Arabia, ay magbabayad ka ng 1,000 riyales. Totoo ba yan? Totoo yan. Totoo po yan. Nangyari na rin yan sa akin. Okay? Hindi ka makakakuha ng exit re-entry visa kung hindi ka magbabayad nito. Okay? So, yung ganun din sa mga OFW po, na sa mga OFW po, na mag-e-exit din. Hindi po kayo makakapag-exit kapag hindi kayo marunong mag-like sa video na to. Nasaan ba yung ano ko? Meron ako ditong ano eh, itlog, tsaka meron ako ditong langis. Patatawas ko kayo. 300 kayong nanonood. 300. Ilan lang ang nagla-like? Pangit nyo ka banding. No? Tinuturo sa inyo to. Like lang, ayaw nyo pa. Pangit ka banding. Pangit ka banding ng mga to. Oh. Dumako tayo sa mga katanungan ng mga OFW. Ayan. Shoutout po sa lahat ng mga taga Saudi Arabia na nanonood sa mga oras na ito. Thank you very much po. Mula kay Chester na galit, sabi dito ni Chester Bennington, kawawa mga OFW, naghihirap, ninanakaw lang ni Martin Tambololos Ramualdos. Anong ninanakaw ni... Anong kinalaman ni Martin Romualdes sa mga OFW at anong ninanakaw niya? Hindi ko gets eh. Ha, Chester? Bakit nadamay dito ang mga politiko sa Pilipinas? I cannot understand. Sabi ni kabayan dito, tingin mo sir, sino dapat na managot dyan? Siyempre, walang iba, yung employer, kung mapapatunayan, di ba? Kaya nga sinasabi ko, kung napansin na to, kung napansin na ho ito, dyan pa lang sa Saudi Arabia, no? Dyan pa lamang po sa Saudi Arabia, hindi na tayo mahihirapan. Diba? Maybe nakagawa pa tawag dito, action ang polo natin. Naitawag na sana ito. Pero wala na. Ganun talaga. Eh ito nga dapat eh. Sa totoo lang, dapat lang talaga na binibigyan ng pansin ang pagtataas ng sahod ng mga OFW. Binibigyan pansin talaga dapat yan. Good afternoon, while listening, I'm cleaning here in the mom, sabi ni April. Hello po kay Nanay April. Dapat naman taasan ng magpasweldo, daming work, baba ang sweldo. Mababa daw ang sweldo, marami daw ang trabaho, sabi ni ate. Bagong gising lang si bossing Rogelio na nasa Pilipinas kagabi. Ngayon, nasa Pilipinas na. Ito po si kabayan Rogelio ay sumakay ng Philippine Airline pauwi ng Pilipinas at ayon po sa kanya pinagsulat po sila ng sa declaration form. Sa mga Philippine Airline po na pasahero dito, pinagsusulat po kayo ng ano ng declaration form. Okay? So wag na kayo magulat doon. Wag na kayo magulat pagka ganun. Yung tax or VAT din sana ibaba na mula kay Lansky Dad TV. I agree with this. I agree with Lansky Dad TV. I agree. Dapat lang naman nilang ano na yan. Dapat na naman na talaga nilang ibaba yan. Kasi balita ko, nakakita na naman sila ng isang area sa Saudi Arabia na pwedeng pagkuhanan ng langis. Diba? Sino dito yung mahilig magbasa ng balita sa Saudi Arabia? Ako kasi nagbabasa ako eh. Oo, nagbabasa ako ng balita. Nakakita sila ng ano, ng area sa Saudi Arabia na pwede nilang paghugutan na naman ng kurudo. Oh, langis. Kaya malaking pera yon. Kung magkataon man, di ba? So dapat po, binababa nila yung cost of living sa Saudi Arabia. Ask ko lang po, pwede po ba ako mag-emergency vacation kahit wala pa akong 1 year? Yes, eh. You are talking about emergency, 'di ba? Everybody, sino man sa atin,
ay pwedeng makipag-usap, makiusap sa ating mga employer. Dati sabi after COVID aalisin daw ang tax, nasarapan sila sa kinikita nila sa tax kaya ayaw pang alisin mula kay Dudes Gaming. Oo nga no, naalala mo rin yun. Ang baba talaga na sweldo dito sa Bahrain, nagpa-check up ako sarili kong gastos, sabi ni Kitchen Affair. Yun nga mahirap yan, no? Kailangan mo talagang mag-ano eh. Kailangan mo talagang magsube para sa ano mo, para sa health mo, emergency. Eh, di ba? Naalala ko tuloy, binatikos din ako dyan eh. Kasi nung time na gumawa ako ng video tungkol dito, no? Binatikos ako ng mga Pilipino. Oh. Sabi ng ibang OFW sa akin, ikaw kasi mayaman ka, ikaw kasi mataas sa sweldo mo. Di ba? Kaya nasasabi mo yan. Sabi lang, which is hindi ko naman sinasabi na obligasyon ninyo. Pero siyempre, kayo yung OFW eh. Didiscarding nyo talaga na makalimbawa 20-20 o 50 may hadiya sa'yo, ipunin mo. Kasi darating ang panahon na ito, no, kagaya ni Kabayan, may tuberculosis na pala. Diba? O, inabutan pa. Nakakaawa talaga. Kagaling ko lang ng hospital kanina umaga, dinala ko ng amo ko, sobrang sakit ng ulo ko kanina at ubo, may infection na ang ubo ko 2 weeks kasi dami ko ng plema. Infection na ang ubo mo? O get well soon, Ma'am Paula, Nicole Ignacio, no? Dapat gawin nilang mandatory ang tasa ng sahod ng mga HSW. HSW kasi mga overwork na, over pa ang oras ng trabaho. Parang pareho lang yun. Overwork, over pa. Sir Jan, tama po ba na gawain ng amo ko na finish contract na sa amo, gusto mag-exit pero ibinibigay sa among re-entry? Nang amo ang re-entry. Oh. Eh ito yung galawan ng mga amo ninyo sa Saudi Arabia. Ito naman yung galawan talaga ng mga amo ninyo sa Saudi Arabia. Pero sa di ba sabi ng Saudi Arabia, oh, yung mga na-expire ng exit re-entry visa, pwede nang bumalik sa Saudi Arabia sa bagong employer. Sinabi naman nila yon, di ba? Kamakailan. Oh, kung binibigyan kayo ng ganyan, pwede ka naman mag-file na. I can sense, no? Sabi ni Kabayan dito, correct, marami kong nalalaman sa panonood ng inyong video, watching from Al Ain UAE, mula kay Gloria. Imagine mo, no? Nasa UAE, pero ang marami siyang natututunan sa Saudi Arabia. Napakagaling. Yan. Kawawa daw. Yan, no? Ito si Chester. Chester, I'm sorry, no? Pero when it comes sa politika, labas ako dyan. Shoutout po sa family niya sa Mexico, Pampanga, Sikat family at Bertoldo family. Salamat po. Maya pa Bengi, ka rin kabalenta mong mahal Bengi, ni. Lalong-lalo na yung mga taga Mexico, Pampanga. Napanood ko yun kagabi, sir. Super na down yung katawan niya mula kay Kian Gomez Gonzalez. Kaya nga, ino, nakakalungkot po. Mas payat pa sa akin, ano? Talagang alos, ano na eh, bungo na. Kawawa si nanay. Kaya siguro, naging queen observer na, no? Yung airline. Hindi natin pwedeng sisihin yung airline, bakit siya na-offload, ha? No? Hindi natin, kasi mali din yung caption eh, no? I'm sorry, no? Mali yung caption eh. OFW na-offload, patay na umuwi sa parang tama ba yung kanyang caption? Dapat hindi na lang natin sinabi na offloaded to. Ayan, oh. 'Di ba? Dapat hindi na lang natin sinabing offloaded. Kasi parang pangit pakinggan, no, na offloaded. Bakit ganyan offloaded 'yun? Dapat eh sinabi na lang niya OFW na lumapag sa Bahrain, patay na nang makauwi sa Pilipinas. Kasi rights yun eh, rights ng airline yun. Karapatan, responsibilidad ng eroplano. Kung ang isang pasahero ay hindi maganda, no, hindi magandang ang kanyang ano, postura. 'Di ba kahit yung mga buntis, bakit yung mga buntis 7 months, kadalasan 7 months. O lalo na yung mga masaselan magbuntis.
Bago sumakay ng eroplano, pinag-aano muna sila. Tawag dito. Hinahanapan ng medical certificate, fit to travel. Diba? Meron kasi mga, pero meron mga buntis po dyan na hindi halatang buntis, ha. May ganun. Nakakasakay po. Sabi ni Gabayan ay sa wakas nakahabol din sa live mo, Sir John. God bless you. Thank you very much. Dapat naman talagang taasan daw ang sahod, sabi ni Jepoy. Halos 24 hours, halos sila nagtatrabaho lalo na ngayong Ramadan. Hindi biro ang helper dito, kawawa lang, mula kay Jepoy Vlog. Tama po. Finish contract po, hindi binigay ang ESB ko. Tapos sa akin, pinasasagot ang ticket. May chance pa ba makuha sa Pilipinas kahit sarado ng agency? Malabo. Malabo ito, no? Hindi natin alam kung gaano nakatagal kayong wala na, no, sa inyong agency. Baka ikaw ay lumipat ng ibang employer. Hindi kaya ganon? I do not know, no. Siyempre kailangan nating himayin 'yan. I cannot give you the rightful answer na yes, pwede. Eh tapos yung pala ikaw ay lumipat na pala ng ibang agency sa Saudi Arabia o employer, 'di ba? Oh. Magandang hapon po, Sir June, watching from Riyadh. Hanggang kailan kaya ako ng mga ito tatawagin, June? So, hanggang kailan kaya? Ayan. Diba? So sa lahat ng mga Filipino, ito gusto ko rin po paalalahanan, ano, ang mga kababayan natin. Lulubos-lubosin ko na po habang tayo po ay maraming mga nanonood ngayon. Lulubos-lubosin ko na, no? Hindi ko alam kung pwede kong i-share. Sige, share na lang natin, ano. I-share ko na lang po. Merong nagpadala sa atin ng mensahe. Nasaan na ba yun? Alam ni Ma'am Marian na nalito eh. Alam ni Ma'am Marian na nalito. May nagpadala sa aking liham. Na nasaan na ba? Ayan. Humingi ng tulong sa Rafi Tulfo in Action. Okay. Pero hindi po sila hindi sila natulungan something. Okay. Eto. Kino-cover ko lang po yung ano. Yung pangalan kasi medyo ano to eh. Yan. Ito, pasintabi po sa mga OFW, no? Hindi, ilalabas ko to, hindi para hamakin si Rafi Tulfo in Action, no? Hindi, no? Ilalabas ko to para meron kayong idea, no? Meron kayong idea, okay? Doon sa ginagawa ng ating mga kababayang OFW. Ayan. Sabi dito, sana matulungan kami, okay, na makabalik sa Lebanon. Offloaded po ang bumubuo ng grupong halos nasa 100 katao. Gustong humarap kay Senator Rafi upang maihayag namin ang aming saloobin, ngunit ni-refer lang kami sa DMW. Okay? Ayan pa. Ito yung sinasabi ng worker, no, na nag-email sa atin. Sa pagkawala ng aming hanabuhay upang matugunan na din ang masalimuot na illegal recruitment na siyang nagpapahirap sa mga tulad naming walang kakayahan, ang among magbayad ng $5,000 to $7,000, makapasok lang sa buong tulong daw ng illegal agencies na ang mga bayad na bayad ng mga amo. So ibig sabihin, gustong pumasok sa Lebanon ng ating mga kababayan na nasa halos 100 na katao ay hindi nakapasok sa Lebanon, oh, at dumadaan o dumaan sa illegal agencies na binayarin din ng kanilang mga amo. Ipinagbawal nilang makabalik daw ang mga legal na nakakauwi, pero pumapayag silang bumalik ang mga illegal agency na kailangan magbayad sa kanila. Okay? Yan, sinasabi dito. Sabi dito, ang solusyon, pangunawa mula sa sangay na bumubuo sa pusuguan ng Pilipinas sa Lebanon, o yung konsulado sa Lebanon. Ibaba daw ang travel ban sa alert level 2 or bigyan ng waiver mga tulad naming balik manggagawa, handa naman po ang aming amo na pumirma.
Dahil wala naman pong gyera sa Lebanon, kami, kundi tension lamang, marami po kaming magpapatunay na normal na namumuhay ang mga kababayan natin doon. Sana matulungan niyo po kami. Handa po kami magbigay ng patunay sa inyo. Salamat po. Okay. At for the record, mga kababayan, hindi ko na lang din po i-disclose yung mga pangalan ng mga OFW. Ang dami. Sobra. Okay. Ngayon, hindi po issue dito si Senator Raffy Tulfo, ha, for your record, no. It's not about Senator Raffy Tulfo, no. Ang ibig natin pinapakita natin dito is yung illegally na nangyari sa kanila. Yung pagpasok nila sa mga illegal recruitment. Diba? Yun. Yun yung gusto kong i-emphasize sa inyo. Ngayon, wala naman din tayong magagawa kundi idulog ito sa gobyerno. Hindi ko lang alam, baka busy sila ngayon dahil sa mga nasawi nating kababayan dyan sa Gulf, no? Eh, nakakalungkot lamang po. Ay, nako. Sabi ni Lynn, ayan, sabi po ni Lynn dito, ban daw po ngayon pumunta dito. Yan. Sabi ni Justino, ito oh. Yan. 2 years po. Inshallah, this December makapag-vacation ako. Wala kayo kabayan, good afternoon, watching from Jeddah. Ako sir, straight 4 years. Last 2022, nagbakasyon ako. October 22, 2022, nag-renew ng kontrata. Then November po, umuwi. At January ako nakabalik, kaya finish kontrata this coming October. Nakakalungkot, ano? Yan. Masama ang loob nila, lumapit daw kay Senator Raffy Tulfo. But unfortunately, ni-refer lang daw sila sa DMW. And I think from now on you should be aware na you go to the program of Senator Raffy Tulfo, but the good senator program is not the right agency, no, to handle this issues eh. No? Yeah, totoo yun. Totoo yun. The program of good senator, Senator Raffy Tulfo, or even the office of the Senator Raffy Tulfo, it's not the proper agency or office na dapat po nating lapitan when it comes sa mga recruitment ng mga OFW naloko. Diba? But why people are going to Senator Raffy Tulfo? Simply because to voice out their complain. Diba? Yun yung totoo eh. To voice out their complain. Pero unfortunately, mga minamahal na kababayan, again, gaya ng sinasabi ko, hindi naman po ito pambabatikos sa inyong good senator and soon to be president, no? Sabi nyo. Ay, ito naman po ay upang maipakita sa inyo na hindi lagi happy ending kay Senator Raffy Tulfo. Diba? Ang ginawa niya, referral, punta kayo dito kay DMW, kay Attorney Hans Kakda. At napakarami nila, sa totoo lang, napakarami nila. Ako'y nalulungkot, mga tol. Dahil hindi karapat-dapat na ipakontempt, no, ang ating si Pastor Kiboloy. Ay, si Robin Padilla pala yun. Sorry. Anyway, God bless. And I hope may natutunan naman tayo sa ating programa. Patuloy lang tayo sumuporta, mga kababayan. And God bless. Mabuhay, mga OFW.